Good day po. Part 3 po to nung bagong content ko na Season 5, What is Written Truly Happened. Kasi guys, ito pong content ko na to, tungkol po to dun sa mga remarkable signs na iniwan nating Panginoon. Yun pong tatawid generation by generation. Ang unang-una niya pong iniwan being humble. Despite na anak po siya ng creator natin, ipinanganak po siya sa simpleng sabsaban lang. Napaka-humble po ng Panginoon. Pwede pong gawin ng ating creator na ipanganak siya sa napakalaking mansion, sa napakagandang bahay na puro diamonds, puro ginto, maraming mga mamahaling makikita sa loob kung saan siya ipapanganak. Pero dun po siya pinanganak sa simpleng sabsaban lang. Pinapakita po ng ating creator guys na kung ang isang tao man iyayaman, kung ikaw man ipinakamayaman, pinakamatalino, pinakamagaling, dapat ka pa rin umapak sa lupa. Dapat mo pa rin isipin lagi araw-araw na magpaka-humble. Kasi kung yun nga pong pinaka-infinite powerful na creator nagpaka-humble di po ba? Kasi isa lang po yung mag-amang yan Yung ginagawa po ng kanyang bigatin san, ganun-ganun din po ang kanyang ama, ang ating Diyos Ama. So isa po yan sa kanyang pinakita na tumawid generation by generation. So sana guys nakakapagbigay po ako, nakakapagtawid po ako ng kahit konting-konting motivation sa buhay nating lahat. Kasi wala na po talagang dapat panghawakan pa sa mundong to. Kasinungalingan na lang po, pagbubulaan na lang po ang ginagawa ng mga taong marami pang magagandang mangyayari, gaganda pang ekonomiya, naku po talagang awa na lang po ng Panginoon, kaya tayong lahat ay nakakasurvive pa. Awa na lang po ng Panginoon yan, kaya ipagpasalamat po natin araw-araw yan. Palakasin po natin ang kapit natin, kasi yan po ang pinaka-powerful nating weapon sa mga araw, sa mga weeks, sa mga buwan na darating sa mundong to, sa lupang to. Pangkapitan po natin, higpitan po natin ang kapit natin sa ating Panginoon. To God be the glory po. Sundan nyo pa po. Medyo mahaba-haba po ito pero paiigsihin ko po. Magpapatibay po ulit ito. Magtitiwala natin sa ating Panginoon at sa kanyang banal na kasulatan, ang kanya pong Holy Scripture na iniwan sa ating generation. To God be the glory po. Thank you po for watching all my contents. God bless us all po.